humingi lang ng isang paborang matanda sa batang babae. Pero nagulat ang bata noong bayaran nito ang lahat ng pagkakautang ng pamilya niya. Magandang araw sa inyo, mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang bukal sa loob na pagtulong. Sa murang edad ng batang babaeng si Jillian ay naranasan na niya ang hirap ng buhay. Kasalukuyan siyang nag-aaral bilang isa grade 4 student sa isang pampublikong paaralan at dahil hindi naman kalayuan mula sa kanilang bahay ang paaralan, kaya nilalakad lamang niya ito araw-araw. Mahirap lamang sila at nagsimulang mabaon sa utang ng magkasakit ang kanyang ama, kaya naman nang gumaling na ito ay nagpasya na rin siya na ang kanyang ina na ang tumulong na sa pagtatrabaho. Tuwing umagay, sabay-sabay silang nagigising ng maaga para maghanda. Nagsasabay na rin sila sa pag-alis dahil maaga ang pasok ni Jillian. At ganoon din ang mga magulang na parehas nagtatrabaho. Nay, may oras po ba kayo mamayang alas 10 ng umaga? Makakapunta po ba kayo sa paaralan? Tanong agad ni Jillian sa ina habang sabay-sabay silang nag-aagahan. Alas 10 ng umaga, anak? Bakit? Ano bang meron doon sa paaralan nyo? Nakalimutan mo ba, Nay? Sinabi ko po sa inyo nung isang araw pa na ngayon po ang card day namin. Kailangan pong nandun kayo para mapirmahan ang card ko. Paliwanag ni Jillian sa ina. Doon na nga nasa punanginang ang kanyang noong maalalang sinabihan na nga pala siya ni Jillian tungkol doon at tumango siya. Nako, oo nga pala, nawala na sa isip ko. Pasensya na anak ha, sa sobrang abala ko pati ang mga importanteng mangyayari sa paaralan ay nakakalimutan ko na. Buti na lang talaga at ipinaalala mo. Okay lang po, Nay. May oras po ba kayo mamaya? Kung wala po, Nay, okay lang po. Ako na lang po ang bahalang magpaliwanag sa guru ko. Ngiti pa ni Jillian sa ina. Kahit naman gustong-gusto niyang naroon ng ina mamaya sa paaralan at makita nitong magradong pinaghirapan niya ay hindi niya pa rin magawang pilitin ang mga ito sa pagpunta dahil naiintindihan niya ang sitwasyon nila. Nakaramdam naman ng awa si Mabel sa anak at nitian ito. Abala si nanay mamaya, anak, pero hahanapan ko ng paraan ha. Pupunta ako sa paaralan mo at pipirmahan ko ang card mo. Talaga po, Nay? Makakapunta po kayo? Oo naman, sige na. Bilisan mo na ang pagkain para makaalis na tayo. Anong oras na oh? Iyon naman agad ang ginawa ni Jillian at kahit sa simpleng bagay lang na iyon ay masayang masaya na siya. Matapos nilang kumain at makapaghanda ay sabay-sabay na silang lumabas at umalis. Nag-iba lang sila ng kanilang direksyon nang nasa sakay na sila dahil kinakailangang sumakay ng mga magulang niya papunta sa trabaho. Jillian, anak, mag-iingat ka ha. Huwag kang magpapatuyo ng pawis sa likod mo. Pahabol na bilin pa ng kanyang ina kahit umaandar na ang sinasakyan nitong pedicab. Napangitit na patango na lamang din ang batang babae. Sa kakinawayan ang mga magulang bago nagpatuloy sa paglalakad papunta sa paaralang kanyang pinapasukan. Pagdating ay saktong nasa silid-aralan na ang kanyang guro at halatang kadarating lang. Mag-isa pa kasi ito doon at si Jillian pa lang ang estudyanteng naroon. Magandang umaga po, ma'am. Magalang na bati niya dito. Oh, magandang umaga din sa'yo, Jillian. Ang aga-aga mo ngayon, ha? Aga po kasi kaming umalis. Nanay at tatay ko para magtrabaho, ma'am. At nagsabay na po kami paalis. Kayo pa po dito? Oo. Kadarating ko lang. Kaya po pala, ako na po ang maglilinis ng silid, ma'am. Alok niya. Dali-dali niyang inilagay ang bag sa kanyang upuan at nagsimula ng linisan ng buong silid-aralan. Habang ang guru naman niya ay dinidiliga na rin isa-isa ang mga halaman sa labas. Ako na po dyan, ma'am. Dito na lang po kayo sa loob. Alok pa muli ni Jillian nang matapos siya sa paglilinis. Aba, ang sipag ah. Di ka pa papagod? Di po, ma'am. Ang sabi po kasi ni nanay, mas okay kung maaga pa lang ay naigagalaw mo ng katawan mo. Ako na po dyan, ma'am. O siya, sige. Mapilit ka eh.
Natutuwa ang guro dahil simula nang maging estudyante niya si Jillian ay may katuwang na siya sa paglilinis sa silid-aralan. Araw-araw kasi itong ginagawa ni Jillian. Kaya bilib na bilib siya sa bata. Nagsisidatingan ang mga kaklase mo. Magsisimula na rin maya-maya ang flag ceremony. Saktong alas 7, bilisan mo na dyan. Opo, ma'am. Tango ni Jillian. Patuloy pa rin ang paghihintay ni Jillian sa pagdating ng kanyang ina. Ngunit nagsimula na lamang ang meeting ay hindi pa rin ito dumarating. Jill, nasa loob na bang nanay mo? Tanong ng isa niyang kaklase. Wala eh, marami sigurong ginagawa si nanay ngayon, kaya ayos lang. Hala, paano yan? E di walang pipirma ng card mo. Wala, okay lang. Kakausapin at kukumbinsihin ko na lang si ma'am mamaya kung pwede ko. Bang madala ang card ko para makita ni nanay at tatay. Tiyak, matutuwa ang mga yon. Buti kung pumayag si ma'am. Sana nga pumayag siya. Oh, nanay mo ba yun, Jill? Sa narinig ay dali-dali namang napalingon si Jillian. Agad namang napalitan ng isang malapad na ngiti ang nakasimangot niyang mukha kanina nang makita ang ina niya nga ang papalapit. Nay! Masayang salubong niya dito. Anak, Diyos ko, nahuli na ba ako? Pasensya ka na ha. Sobrang dami ko talagang ginagawa dun. Kinumbinsi ko na lang ang kasamahan ko na siya na muna ang bahala. Okay lang po, nay. Kakasimula pa lang naman ni ma'am. Tara na po. Hinawakan ni Jillian ang kamay ng ina. At pababakas na mukha ng batang babae ang labis na kagalakan. Sinamahan niyang ina papasok sa silid-aralan. Ma'am, nandito na po ang nanay ko. Ngiti niya sa guro. Magandang umaga po, ma'am. Magalang na wika naman ang ginang na siyang ngitian agad ng guro. Magandang umaga po. Mabuti at nakahabol ho kayo. Maupo na muna kayo doon. Jillian, sa labas na muna hintay ng nanay mo ha. Tumango naman si Jillian bilang tugon. Nang matapos ay kitang-kita ng bata ang masayang mukha ng ina. At agad siyang niyakap nang makalapit ito sa kanya. Galing-galing mo anak. Ang gataas ng mga grado mo ha. Wala ka pa rin talagang pinagbago. Masaya nitong wika. Siyempre naman po nay, para po yan sa inyo ni tatay. Wala na po pala kaming klase ngayon, nay. Pwede ba akong sumama sa inyo sa trabaho niyo pabalik? Bukas na ako papasok doon, anak. Padadalhan ko na lang ng mensaheng kasama ko na doon muna siya. Siya na muna ang bahala. Ngayon lang naman ako lumiban eh. Tsaka, dahil wala na kayong klase ngayong hapon, didiretso tayo sa palengke. Sa palengke po? Oo, bibili tayo ng mga ricados dahil magluluto ko ng pansit mamaya. Pansit po, nay? Talaga po? Oo naman, kailangan nating ipagdiwang ang araw na to dahil matataas ang mga grado mo. Ako, kapag nalaman ng tatay mo yan, tiyak matutuwa yun. Ganun po ba? Tara na po, bumili na po tayo ng mga ricados. Excited na wika nito. At iyon naman agad ang ginawa nila. Tumulong na rin si Jillian sa pagprepara ng mga kakailanganin para sa pansit sa kanilang lulutuin. At ng hapunan nga ay masaya nilang pinagsaluhan ng kanilang masarap na hapunan. Napag-usapan din nila ang tungkol sa matataas na grado ni Jillian. Kaya walang mapagsidlan sa sayang na darama ng kanyang ama. Ang sabi pa nito ay parang nawala bigla ang lahat ng pagod at sakit niya sa katawan nang marinig ang magandang balitang sinabi ng dalawa. Iyon din ang dahilan kung bakit mas lalong nagpupursige si Jillian sa kanyang pag-aaral. Hindi man sila mayaman at hirap na hirap sila dahil sa mga utang na patuloy na lumalaki sa pagdaan ng panahon, ay pinagbubutihan niya pa rin at ibinibigay pa rin ng kanyang mga magulang ang mga kailangan niya lalong-lalo na sa kanyang pag-aaral. Wala naman kasi siyang ibang hinihiling kundi ang makapagtapos dahil atat na siyang makatakas sa sitwasyon nila ngayon at may ahon niya sa kahirapan ang kanyang mga magulang. Tuwing alas 4 ng hapon ay natatapos na ang buong araw ni Jillian sa eskwela. Bago umuwi ay tumutulong muna siya sa paglilinis sa silid-aralan. Saka dumediretso na sa pag-uwi. Sa tuwing dumarating siya sa kanila ay inaasahan niya na wala siyang maaabutan dahil alas 5 dumarating ang kanyang ina galing pa sa trabaho. Habang ang kanyang ama naman ay alas 7 na ng gabi dumarating. Kaya naman sa tuwing dumarating siya sa bahay ay nilalaban niya agad ang kanyang uniforme.
Nagsasaing, nagwawalis at nagiigib ng tubig. Nagpapasalamat na lamang din ang kanyang mga magulang dahil lumaking responsableng bata si Jillian. Alam mo anak, maswerte kami ng tatay mo sa'yo dahil napakabait mong bata. Pasensya ka na ha kung wala na kami masyadong oras sa'yo. Pasensya na din kung hindi namin maibigay ng tatay mo ang iba mong gusto. Saad ng kanyang ina. Nay, ayos lang po yun. Naiintindihan ko naman po na may iba po tayong problema. Tsaka maayos naman po eh. Nakakapag-aral po ako, nakakasuot ng malinis na uniforme at nakakakain. Hayaan mo na, ibalang araw. Kapag nakapagtapos na po ako, isa po sa pagpupursigihan ko ay ang maiahon kayo sa hirap. Nakangiti at pinal niyang wika. Kahit naman baon sila sa utang ay hindi pa rin sila nagre-reklamo sa kanilang buhay. Dahil kahit papaano ay may grasya pa rin namang pumapasok sa kanilang tahanan. Hanggang isang hapon, pauwi na noon si Jillian galing sa paaralan nang makita niyang isang matandang babae na tila ba'y nahihirapang makatawid sa kalsada. Marami na din kasing mga sasakyan ang nagsisidaan lalo na't uwian na ng mga estudyante. Lola, wika niya agad nang makalapit siya sa matanda. Ineng, mabuti at nilapitan mo ko. Tatawid ka rin ba? Tanong ng matanda. Hindi po, kayo po ba tatawid? Oo, sani. Kaso, nalulula ako sa mga sasakyan. Ineng, pwede bang makahingi ng pabor sa'yo? Oo naman po, la. Ano po yun? Pwede mo ba akong tulungan makatawid sa kalsada? Oo naman po, tara na po, la. Dahan-dahan lang po. Masayang wika ni Jillian at inalalayan pa ang matanda. Nang makatawid sila ay nagpasalamat aban agad ang matanda kay Jillian. Maraming salamat, Ineng. Walang ano mon po yan, la. Dito na lang po ba kayo? Oo, dito na ako, salamat. Tatawid ka pa ba ulit pabalik? Opo, la. Uuwi na po ako. Paalam. Magiliw niyang saad. Ngunit ang akala ni Jillian ay iyon na ang una't huling pagkakataon na makikita niya ang matanda. Ay hindi pala. Dahil kinabukasan saktong pauwi na siya ay nakita niya itong muli na nasa tapat ng paaralan kung saan siya pumapasok. Hindi naman siya nagdalawang isip na lapitan ito. Dahil baka hingi na naman ito ang tulong niya. La! Pagtawag niya dito. Oh, sino? Teka, namumukaan kita. Ikaw ba yung batang tumulong sa akin kahapon sa pagtawid? Opo, la, ako nga po yun. Tatawid po ba kayo ulit? Tutulungan ko na po kayo. Ay, hindi pa, Ineng. Dito na muna ako. Mamaya pa ako uwi at mamaya pa naman ang sundo ko. Dito ka pala nag-aaral? Opo, la. Ano nga po palang ginagawa niyo dito? Dito ako laging tumatambay. Kasi natutuwa ako sa mga batang nakikita ko eh. Lalo na kapag ganitong oras. Kapag uwian, naaalala ko kasi ang apo ko na ngayon nasa ibang bansa na. Kuwento nito sa kanya. Ganun po ba? Nako, tiyak na miss niya din po kayo ngayon la. Sana nga, Ineng. Matagal na rin kasi siyang hindi nadalaw dito sa Pilipinas eh. Nakakausap ko siya. Sa telepono lang. Madalang pa. Kaya tuwing alas 3:30 ay nandito na ako para makita ang mga batang masayang naglalabasan. Nga pala, Ineng, nakalimutan kong itanong kung anong pangalan mo. Pag-iba nito sa usapan. Jillian po. Kay gandang pangalan. Tawagin mo na lang akong Lola Leonida. Mukhang mapapadalas na ang pagkikita natin dito ah, dahil dito lang naman ako tumatambay. Sige la. Samahan ko po muna kayo dito saglit at kapag naisipan nyo na pong umuwi at tumawid, itatawid ko po muna kayo bago ako umuwi. Salamat, Ineng. Napakabuti mong bata. Ngiti niya dito. Hanggang sa araw-araw na nga nagkikita si Leonida at Jillian tuwing hapon ay nakakita ng batang babaeng matanda sa palagi nitong tinatambayan. Nagkikwentuhan ng dalawa at sa tinagal ay napalapit na rin ang matanda dito. Isang araw, saktong lunch break at dahil nakasanayan na ni Jillian na sa loob ng silid-aralan kumain ng tanghalian, kaya agad siyang nilapitan ng kanyang guro at inabutan dito ang dalawang pirasong turon. Ano po ito, ma'am? Tanong niya agad dito. Turon yan, hinog na saging ang nasa loob niyan kaya masarap. May naglalako kasi sa labas kaya bumili na ako. Tikman mo.
Iyon naman agad ang ginawa ni Jillian at tunay ngang masarap ang pagkain ibinigay ng kanyang guro. Masarap ba? Tanong muli nito sa kanya. Opo, mamasarap po. Salamat po dito, ah. Napangiti naman ang guro at natutuwang pinagmasdan ang batang babae na sarap na sarap sa pagkain ibinigay niya. Pero ilang sandali pa ay biglang nangunot ang kanyang noo nang makitang itinabi ni Jillian ang isang piraso. Oh, kala ko ba masarap? Bakit mo tinabi ang isa? Tanong agad nito sa kanya. Masarap nga po, ma'am, kaya lang may nais po sana akong bigyan ito mamaya paglabas ko. Talaga? Sino naman? Kaklase mo? Kaibigan? Bagong kaibigan po. Nasa labas po kasi siya. Laging tumatambay kaya ibibigay ko po to sa kanya mamaya. Sige, kung ganon, nadagdagan ko pa yun ng isa. Teka lang ha. Napangiti naman agad si Jillian dahil sa kabutihan ng kanyang guro. Kaya naman nang makalabas siya kinahapunan ay dali-dali niyang nilapitan si Leonida at ibinigay dito ang 2 pirasong turon. Bakas naman sa mukha ng matandang pagkagulat dahil sa iniabot ni Jillian sa kanya. Ano yan, ineng? Merienda po para sa inyo, Lola. Alam ko po kasi na kanina pa po kayong 3:30 dito. At sa palagay ko ay nagugutom ka na kaya heto po, masarap po yan lah. Napangiti naman ang matanda't agad kinuha ang pagkain ibinigay ng batang babae. Ano ba tong pagkain na to at sinadya mo talagang itabi para sa akin? Turon po yan, Lola. Kanina pa po yung tanghalian kaya lang wala pa po kayo dito eh, kaya hindi ko po agad nabigay ng mainit-init pa. Hinog na saging daw po ang laman niyan kaya masarap. Sinadya ko po talagang itabi yan para sa'yo. Ngiti ni Jillian sa matanda. Hindi naman nagdalawang isip si Leonida na kainin ang pagkain at tuwang-tuwa siya kay Jillian dahil nagawa pa talaga nitong isipin siya kahit par naman talaga dito ang pagkain. Masarap nga. Salamat dito, ineng ha. Walang anuman po yan lah. Dito pa po ba kayo? Sasamahan ko po muna kayo ulit dito ah. Na hindi na, ineng. Dito talaga ako para makita ka at abangan ang paglabas mo. Ang totoo niyan, hinihintay talaga kita dahil bala kong sumama sa'yo pag uwi. Sumama po sa akin, Lola? Oo, sasama ako sa'yo. Nais kong makilala ng personal ang mga magulang mo. Itatanong ko kung paano kanila pinalaki. Isang mabuting batang katulad mo. Napangiti naman si Jillian at inalalayan na ang matandang si Leonida sa paglalakad papunta sa munti nilang tahanan. Maliit lang po ang bahay namin, Lola ha. Tsaka hindi ko rin po sigurado kung nasa bahay na po si nanay. Nasa trabaho pa ba siya ngayon? Opo, 5 po ang uwi niya lagi. O sige, hintayin ko na lang. Ngiti pa rin ang matanda. Di nagtagal ay nakarating na nga sila sa kanilang paroroonan. Doon nalaman ni Leonida kung gaano naghihirap ang pamilya ng batang babae dahil sobrang liit lang ng bahay nito. At pinagtagpi-tagping kahoy at yero lang ang ginagawang pantakip. Oh, nandito na po pala si nanay. Nay, Mano po. Magalang na saad ni Jillian sabay Mano. Kaawaan ka ng Diyos anak. Sige na, magbihis ka na muna. Oh, teka, may kasama ka pala. Magandang hapon po. Ngiti ng ginang kay Leonida. Magandang hapon din sa'yo. Sabi ni Jillian, 5 ka para uuwi. Ay, opo. Pero ngayong araw, 3 po ako nakauwi dahil wala po masyadong customer. Ako nga po palang nanay ni Jillian. Pasok po kayo. Pasensya na po kayo at medyo makalat po sa loob. Naglilinis po kasi ako eh. Ayos lang. Salamat. Naupo ng matanda sa loob. At ramdam niyang malugod na pagtanggap ng ina ni Jillian sa kanya. Ipinagtimpla pa siya nito ng kape at binigyan ng tinapay. Magkape na po muna kayo. Pasensya na po. Yan lang maibibigay ko. Kakasaing pa lang kasi at wala pa po akong naluluto na ulam. Ano ka ba? Ayos lang. Lola, Leonida, dito na po muna kayo ah. Mag-iikib lang po muna ako ng tubig. Nay, sa labas na po muna ako. Wika pa ni Jillian. Sige anak, mag-iingat ka ha. Huwag mong buhatin ng mabigat. Napangiti naman ang matanda dahil likas na talagang mabait at masipag na bata si Jillian. Nagpakilala na rin siya sa ina ng bata. At doon na nila sinimulan ang kanilang kwentuhan. Doon ay nalaman ni Leonida na mapait ang sitwasyon nila ngayon dahil baon na sila sa pagkakautang. Simula pa noong magkasakit ang ama ni Jillian. Nakaramdam naman ng awa ang matanda.
kaya doon niya na sinabi dito na handa niyang bayaran ang lahat ng pagkakautang nila dahil labis-labis ang tuwa niya kay Jillian. Mabait na bata si Jillian at siya lang ang tumulong sa akin. Lagi din niya akong sinasamahan kaya tuwang-tuwa ako sa kanya. Isa pa, wala akong kapalit na hihingin. Ngiti ng matanda. Nagulat man pero labis pa rin ang pasasalamat ng ginang dito. Sa katunayan ay inalok pa ni Leonida ang ginang na magtrabaho bilang kasambahay niya at hardinero naman doon ang asawa nito na agad rin nilang tinanggap. Bukod doon ay mas lalo pa nilang ipinagpapasalamat ay nang sabihin ng matanda na siya na ang bahala sa pag-aaral ni Jillian sa sekundarya at kolehiyo. Kaya masayang masaya sila at hindi matigil ang pagpapasalamat dahil sa pagtulong ng matandang si Leonida sa kanila nang walang pagdadalawang isip. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Bukal sa Loob na Pagtulong.